Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Roseline. Kasi ano, may mga nagtatanong sa akin na mga kaibigan ko sa Pilipinas tsaka yung mga friends ko sa FB. Tinatanong nila ano kung paano mag-apply ng abroad, paano nga makarating dito sa Hong Kong, ganyan. Ano bang ginawa ko? Magkano yung ginastos ko, ganyan. I-share ko lang ito. Kasi minsan, yung friends ko nagtanong kahit isa lang, minsan mahaba na siya. Nasagutin mo ko sa isa-isa. Hindi pa ganito, ganito muna. Bago kayo mag-apply kasi abroad, kailangan may passport kayo. Pero kung wala pa, kailangan nyong ihanda yung birth certificate nyo, ganyan, una yan. Tapos pagkasal kayo, ano, marriage contract, ganon. Tapos, ano ah, hanapin nyo, kasi kailangan mo ng ano, passport appointment, kailangan mo yan. Kaya, mag, ano sa computer mo, i-type mo yung www.passportappointment, kanyan, tapos lalabas na yun siya. Tapos meron kasi doon na makikita ka na, ano, individual, ganyan, o di kaya group, ganyan. Siyempre, kiklik mo yung individual kasi ikaw lang naman yung kukuha, ganyan. Tapos fill upan mo na yung form doon, ganyan. Kasi ngayon, mas convenient kasi ngayon eh. Hindi katulad kasi noon na kumuha ko. Way back 2012, ganyan. Talagang pupunta ka sa main talaga, sa DFA nga, doon sa Pasay. Pero ngayon iba na. May mga branches na sila sa mga probinsya, ganyan. Kasi katulad, yan, Pampanga, meron sila, ganyan. Kasi antipolo ako, kaya meron na rin doon sa amin, ganun. Yan nga, kailangan meron ka talagang passport. Yun ang kailangan mo. Tapos, kasi ano, kailangan, Monday to Friday lang naman yan eh. Kung natatrabaho ko, syempre kailangan mong ano, mag-day off ng ganong araw para makakuha ka ng ano, ng slot. Ganyan, kasi may date yun eh. Ikaw pipili kung anong date ka pwede, ganyan. Diba, day off mo, ganyan, punta ka. Kasi, whole day yun, tapos depende pa. Kasi pag ngayon, kasi pag rush is, 7 days yata. Ganun, mga, basta mga 1 week lang yata. Pero pag mga regular days is, di ko lang alam kung may isang, ano, may isang buwan, ganyan. Or 3 weeks. Pwede na rin yun. Pag kung hindi kayo nagmamadali. Kasi ang payment ngayon is, ang pag rush is 1,200. Tapos yung regular siya is 900. Nakita ko lang yun. Nung, ano, nung sinarch ko, ganyan. Tapos, syempre pag, may passport na kayo, punta kayo sa mga ano accredited na agency talaga na yung nagpapaalis sa papuntang ibang bansa. Ganyan. Maghanap kayo. Marami naman, pero syempre mag-ingat kayo kasi alam niyo naman dyan sa atin. Kailangan mo rin talaga mag-ingat. Kaya yon, punta kayo sa mga accredited na agency kasi kailangan meron yan eh. Tapos, ano, para makasure kayo, punta kayo ng POEA yon para makasure kayo. Kasi doon, makikita naman doon sa parang system nila doon sa may ano, labas na kung ano yung mga accredited agency, ganun. Hindi ko lang alam kasi ngayon masyado. Kasi noon, yung sa akin kasi noon matagal na ano, sa ano, tawag doon, newspaper yan, kumuha ako niyan sa POEA kasi ano, malapit lang naman doon yung pinagtatrabahohan ko dati. Kaya kumuha ako ng ganun. Yun, pag meron na kayo noon, syempre prepare nyo na yung mga documents mo like passport, ganyan, birth certificate, marriage contract, kaya kasal ka. Tapos, ano pa ba? Ayan, ID. Passport size 2x2. Di kaya, di ko lang alam kung kailangan yung 1x1, pero to be sure na rin, magdala na rin kayo ng 1x1. Yan. Siyempre, punta kayo ng agency, ganyan, mag-apply ka. Siyempre, tatanungin ka kung anong bansa yung gusto mong puntahan, ganyan. Kung gusto mo, kasi alam nyo, mas na-recommend ako talaga, ano, Hong Kong, ganyan. Huwag kayong pumunta ng, ano, ng Saudi, lalo na pag yung DH yung papasukan nyo. Mahirap. Kaya sabi nila, swerte-swerte. Oo nga po, swerte-swerte doon, pero alam nyo na yung ugali ng mga, alam nyo na, yon. Kasi sa mga naririnig natin, tsaka sa mga nangyayari na rin. Kaya, para, ano, inaano ko sa inyo na huwag kayong pumunta doon. Delikado kasi ron. Katulad yung sa Hong Kong na pantay kasi yung law nila. Helper at saka employer parehas yung treatment nila kung sorry treatment nila doon sa anong sa yun nga yung batas nila dito parehas pantay walang lamangan hindi katulad sa ibang bansa kasi na katulong ka lang kaya wala kang karapatan dito kasi may karapatan kaya kayo ang maganda rito pwede kang kung ang amo mo ano pwede kang mag ano tawag din magbunga din na ano pero anong ano
Yan ang ano dito, pwede kang ano. Pero hindi ko sinabi na lumaba kay Samong. Hindi. Hindi ko baga may, kung may right ka naman, ganon, pwede naman. Ganyan. Yun nga, layo ano, punta na ako dun. Yun nga, ano, punta kayo dun sa mga accredited na agency, tapos syempre tanungin kayo, kung ano yung applyan nyo, ganyan. Sabihin nyo, punta kayo ng Hong Kong, ganon. Ito na, syempre, ano ka, bigay ka ng application mo, syempre mag-aantay ka. Kasi yung mga agency, kukuhanan ka nila ng video. Hindi ko lang alam kasi kung magkano sisingilin sa'yo o kung may bayad ba, ganun, ganyan. Kasi dun sa agency na in-applyan ko dati pa yun ha, iwan ko lang ngayon, wala kasing hiningin sa akin na ano, na yung bayad dun sa video. Pero hindi ko lang alam sa ngayon o di kaya sa ibang agency kung ganun. Sorry. Yun nga, kung may hihingin sa inyo. Kasi, pag kinuhanan kayo ng video, yung video nyo na yun is, dadalhin dito sa Hong Kong, ganon. Yung counterpart ng agency Pilipinas sa Hong Kong, dadalhin nila dito yung video na yun, yung mga application nyo. Kasi may mga agency na pumunta dun sa Pilipinas, ganyan. Tapos nga, may ano kasi yun, may schedule sila. Kaya pag may schedule sila ng for interview, ganyan, may employer, ganyan, may agency na pupunta ng Hong Kong, ng Pilipinas, galing Hong Kong, yun, punta kayo. I-message naman nila kayo. Mag-iwan kayo, yung number nyo mismo, yun mismo yung ilalagay nyo dun sa application niya anytime na mababasa nyo para ano, dun nila kayo itatext, ganyan, para alam nyo kaagad. Kaya yun. Yun nga, pag na-interview na kayo, pag na-kuha na kayo ng video, na-interview na kayo ng agency, doon pa lang yung dadalhin dito sa Hong Kong. Pag nandito na sa Hong Kong yan, yung ano naman, yung mga, parang hindi ko alam kung pinopost yun ng mga agency or hindi ko lang alam. Basta alam ko lang kasi pag nandito na yung papel mo is, pupunta syempre yung ano, yung employer dun sa agency. Kasi marami kayo yan, hindi lang ikaw. Hindi lang ikaw mag-isa yung ano, yung pagpipilian dun, marami kayo. Para tayong mga paninda, no? Nagpipilian. Yun. Depende yun. Siyempre, kailangan maging ano ha. Doon sa video mo, ito pa lang. Pag kinuhanan kayo ng video, hindi na kasi mangot kayo na para kayo makinakabahan. Hindi. Maging at least kayo doon sa ano. Siyempre, hindi tayo sanay sa camera. Diba? Dati, ganun ako. Maging at least kayo, sabihin nyo lang yung totoo. Ganun. Yung totoo lang naman ang sasabihin nyo. Kung wala kayong experience, is, hindi ko alam. Kasi ako wala din naman ako experience, pero hindi masyado tinanong sa akin yun. Ganon. Masasabihin nyo lang based on experience lang kasi may trabaho ko, ganyan. Ganito yung trabaho ko sa Pilipinas, ganon lang. Kasi ako, wala naman talaga akong ano, experience naman talaga sa pag-aalaga ng bata. Yun nga. Kasi noon, syempre, ano, mga bata pa tayo. Mga bata talaga. Hindi naman. Kasi mahirap naman talaga mag-alaga ng bata, di ba? Kaya yon, magkatrabaho sa loob ng bahay. Di ba nga sa loob nga ng bahay minsan eh, pinaghugas ka ng pinga, nagdadabog ka. Dito hindi pwedeng gawin yon, kasi trabaho mo yon. Tsaka ito pa. Siyempre, yun nga, balik tayo doon. Ano, tawag doon, yun, pagpipilian kayo ng employer doon sa agency na yun. Kasi, ano, titingnan yung mga, yung video nyo. Siyempre, may, ano yan, may employer yan na, ano, halimbawa, tatlo sila, ganyan, pagpipilian kayo lahat, ganyan, dito, galing Pilipinas, ganyan, galing dun sa agency na yun, pagpipilian kayo, kung sa tingin nyo na, smiling face ka, parang totoo yung sinasabi mo na, ano, hindi parang totoo, na totoo talaga. Kasi yun naman talaga, ang punta natin dito is maging, ano tayo, magiging, tawag doon yung pagkakatiwalaan, ganyan. Hindi tayo pumunta rito para umupo, ganyan, buhay prinsesa, ganyan. Hindi kasi, yun, doon, pagpipilian kayo dito, nung amo. Tapos, dito kasi, pag ano ba na sa Pilipinas pa lang kayo, huwag nyo i-expect na ititreat kayo ng amo nyo ng maayos. Hindi ganun. Kasi, based on sa akin lang to, hindi ko lang alam sa inyo kasi hindi naman tayo pare-parehas. Kasi ako noon, nung bago pa lang ako umalis, yun ako talaga sa sarili ko na katulong ako, na hindi ko kailangan na i-treat ako ng maayos kasi kahit hindi ka sanay sa ganun trabaho, kailangan mo ganyan kasi
kailangan mo ng pera, kailangan ka din nila. Kumbaga para ng ano yung ano lang bigayan lang giveaway ganun. Kaya dito sa abroad po kasi syempre may na-experience din ako ganyan. Basta may experience din ako. Kasi pag nandito ka kasi sa abroad, hindi lang yung palaging yung syempre mas gusto kasi ng mga amo na sabihin mo kung ano yung gusto mo. Hindi yung magsi-self-pity ka, yung tatago mo lang, magkikim-kim ka. Ganun, mas gusto kasi nila na, oy ganun, magiging open ka sa kanila. Yan lang yung ano, tip ko sa inyo. Masyado na mahaba kasi itong video na to. Eksian ko lang kasi, susunod ulit kasi baka abutin tayo na isang oras kasi kung ipapaliwanag ko lahat. Kaya yun lang, yung pag-apply nga, papuntang abroad, ganun. Yun, ganun lang naman yung mga simple requirements lang naman. Tsaka sa sunod na video ko, sasabihin ko sa inyo kung magkano yung ano, yung tawag doon, yung gagastusin, ganyan, ano ba yung mga kailangan pa, ganon. Kasi pag may amo ka na, syempre magdi-training ka, ganyan, magkano yung gagastusin, ganon. O yun, tsaka ka na lang mag-training pag meron ka lang amo, ganon yun. Kaya ano, susunod na lang kasi masyado nang mahaba. Thank you. Maraming salamat. Good luck. Sa gustong mag-apply, Hong Kong, huwag kayong bumunta ng Saudi. Sinasabi nga nilang libre. Yun, mas nakakatakot yun. Libreng gastos. Hindi mo totoo. Yun sinasabi nilang libre na yung ano yung... Merong ganon. Hindi ko alam. Pero may mas marami yung narinig ko na akala mo lang libre, pero hindi. 3 months ka palang walang sahod doon. Yun po yun. Wala pang day off, di ba? Di katulad dito sa Hong Kong, na bawal ang walang day off. Yun po. Yun ang kagandahan dito. Pwede kang magreklamo basta't nasa lugar ka. Pantay ang batas. Kaya yun ang kagandahan dito. Kaya yun lang, sa susunod ha, kasi masyado nang mahaba itong video ko. Sa susunod ulit, good luck sa mga nag-a-apply. Yun lang. Tsaka, yung age pala, age ito. Yung age kasi is, alam ko is 18 hanggang 42? Pag first timer. Ay, pag first timer yata hanggang, hindi ko lang po alam hanggang, kasi nakikita ko is 18 hanggang 42. Pag ex-abroad ka yata hanggang 42. Pero pag ano, pag first timer ka is 18 hanggang 32? Ganon siya, mga 35, something ganyan. Hindi ko lang alam kung ano ngayon. Pero try nyo din magtanong sa agency kasi meron namang agency kasi minsan na. Patulad yan, meron mga direct hair, ganyan. Kahit lagpas ka na dun sa 42 na yon kung direct hair, direct hair ka, yan. May chance, malaki ang chance mo na ano, na maka-hire ka talaga na makapunta ka ng Hong Kong. Yun, sa sunod na video ko, sasabihin ko po yung lahat. Pati yung sahod, ganyan. Oo, sahod talaga. Opo, sasabihin ko yan. Sunod po ulit ha, masyado na mahaba. Kasi ito kanina pa, mahabang-mahaba na nga. Thank you, maraming salamat. Tsaka ano, good luck sa mga nag-apply. Good luck sa inyo. Tsaka, ilalagay ko yung ano ko, yung FB ko. Sa kasali, gusto nyo lang din naman. Kung ayaw nyo, okay lang. Subscribe. Subscribe po ah. Thank you. Bye.